region ay yung North, yung Negros Island region. At nauna yung Negros Occidental 1 at Occidental 2. After 28 years of implementing CARD, Negros Occidental 1 has been able to acquire and distribute 67,676 hectares to 52,142 ARBs, agrarian reform beneficiaries, until December 31st, 2015. No? From January 2016 and onwards, ito po yung parang mandato ngayon ng DAR, no? Provincial Office, yung Occidental 1, no? Hinggil doon sa OMLTI, yung Land Tenure Improvement. There are still 59,948.7 hectares to be acquired and distributed to around 16,365 potential ARBs. Ganun pa po kalaki ang balance kung Negros Occidental 1 ang pag-uusapan. 59,948.7 hectares na kailangan pa niyang i-acquire at i-distribute sa tinatayang mga 16,365 potential ARBs. Sa Negros Occidental 2 po naman, no, may balance pa as of 2010. May balance pa since 2010. Ito po, sa Bago City ay merong pang balancing kailangan i-cover na 738 land holdings. Sa Kabangkalan City, mga 549 land holdings. At sa Isabela Town ay ng Negros Occidental 2, may 471 land holdings pa. Ang mga pangunahing crops dyan ay tubo at mais. Sa Negros Oriental, at the start of January 2014, ang sabi po ng Paro Negros Oriental, meron pang land balance na mga 12,524 hectares consisting of 1,119 land holdings. And as of January 2016, ang land balance po ay umaabot pa rin ng 9,303 hectares. Ipinapakita ko lang po sa inyo yung anlaki pa po ng bilang ng land holdings, hektarya ng mga lupain, at bilang ng mga potensyal na reform beneficiaries na kailangan pong gawin at ipatupad ng DAR. No, yan po ang malaking challenge. Ang isa pa po malaking challenge, para sa inyong kaalaman, mga kaibigan kapatid sa media, yung pong mga, may mga clawa holders po kasi tayo na nananatiling uninstalled. Yan po ay atin po ngayong hinaharap, no? Atin po namang hinahanapan ng agarang solusyon paano sila mabilisan maipoposisyon, no? Sa lupang kanilang sinasaka. Merong isang case sa Negros Occidental, 144 hectares with 73 ARBs. Pero since 1994, wala sila sa lupa. Pero since 1994, tumatakbo yung metro ng pagbabayad nila dapat ng land amortizations plus 6% interest. Pati pa amilyar yun, real estate tax. Kaya po ang isang iriritunin na ng DAR sa Land Bank of the Philippines, kung saan ang secretary ng DAR po ay membro din ng Board of Directors ng Land Bank of the Philippines, ay pwede pa na yung mga magkasaka, magsisimula lang ng kanilang pagbabayad ng land amortization plus 6% interest kung sila ay ma-install na sa lupang na ipamahagit sa kanila. Kasi po, katulad ng case na yun, 73 ARBs since 1994, wala sa lupa, pero pumapatak ang metro ng bayarin nilang land amortization at saka interest, paano kung makakabayad yun? Wala nga po dun sa lupang kailangan nilang bungkalin at naawad sa kanila. So yan po ang malaking challenge na isa po sa agarang kong pinagtuunan ng pansin. Ma-install lahat, no? Ng uninstalled beneficiaries sa lupang na i-award at na-distribute po sa kanila, no? Sila man ay may hawak ng emancipation patents o certificates of land ownership award.
yun po yung dinatnan po na malaking challenge. Isa pa po, para sa inyong kabatiran, may mahigit pong 10,000 cancellation cases ako na minana sa dating administrasyon na kailangan pong ma-resolve, no? Sa pinaka-mabilis din at pinaka-kinakailangan panahon na kailangan pong ma-resolve. Kaya po, ang ginawa namin, ang Agrarian Legal Service Office natin, particular na yung Office ng Agasitari for Legal Affairs, ay tingnan po lahat, inventaryohin yung mga kaso. No? At tingnan yung flow, yung case flow. No? Case flow. At kung paano ma-streamline, mapapabilis. Kaya kahit po yung pagtanggap ng mga sulat, mga pagsasamba ng mga kaso, complaints, dito po ay iniyak po natin na maging mabilis. Kasi yun po naman ang direktiba ng Presidente Duterte at ng Duterte Administration. Paikliin yung mga proseso. Isa po doon, ang inahalaga ko ay yung mabilis na makaakyat sa opisina yung mga magkasama natin. Kaya po, hindi lang yung mga kawalito. Kaya po, sa unang araw ko, pinabuksan ko po yung dalawang main gates ng DAR na 18 taon na nakakadena. No? At pinasitirin ko po, tsaka ako minaso. Ayun po, kaya makikita nyo, ay bukas na po yung dalawang malalaking pintuan ng DAR. At sabi ko po sa ating mga kapatid sa DAR, mga opisyalis at tori ng DAR, kung may tumarating tayo ng mga magkasaka na nagsasadya sa ating tanggapan, na doon sa central office, salupungin na natin sila sa pintuan pa lang. Magandang araw po sa inyo. Ano po ang paglilingkod ng ating kagawaran? Ano po ang ating mga issue, concerns, problema? At magkatwang po nating hanapan ng solusyon. Ganun po. Kasi po, sa magkasaka, kasi kapaibay galing sa maralit ang magkasaka, isang malaking sakripisyo po sa ating mga magkasaka na iwanan yung bukid na kanyang sinasaka at magpunta sa tanggapan ng lahat ng isang araw, dalawang araw o tatlong araw. At unang kong tanong din sa akin ng media noon, eh, ikapain, wala na magrarally na yun. Dahil ikaw na ang kalihim ng DAR. Eh, kapo po, maaaring meron pa rin rally. Meron pa rin sumisigaw. Ang mahalaga, kung sumisigaw yung mga magkasaka natin, na nandun sa labas, hanggang papasok yan, eh, pakinggan natin kung ano ang laman. Anong mensahe ng sumisigaw nila. Kasi mahabang panahon din, sumisigaw yung magkasaka, hindi pa marinig. Eh, kaano pa kung bubunong po sila. No? Lalo na kung bubulong, pati lalo na hindi marinig. No? Kaya po, napakahalaga po ay marinig. Sabi ko nga po sa ating mga kasamahan sa DAR, at ako naman po ay nagpapasalamat sa kanilang kainit na pagtanggap, support at pagtitiwala, na sabi ko po, kung saan nakayapak yung pinakakaraniwang kawain ng DAR, at nakayapak yung ating magkasakang pangunahin at yung pinagsisimbahan, dapat ang paan ng mga opisyalis ng DAR, pamunahin ang sekretary ng DAR, ay dapat nakayapak kung saan nakayapak ang ating mga magkasaka. So, yun po yung ating pagbibigay lang ng focus sa team, sa trust, direction, at yung kung pinakita ko, yung accomplishment report ng DAR, at gano'n pa yung balance eh. At laki po, sabi po na diba, nakagulula yung balance at target po na yan sa mga susunod na taon. Mapapabilis po yung pagkamit ng balancing yan kung meron pong bagong batas na magkakaroon muli ng patuloyang authority ng DAR to initiate the negotiation distribution or to issue notice of overage. At sabi ko nga po kanina, isang mahalagang kumpone ang gawain ng DAR, sektor ng DAR, ay yung Agrarian Legal Service niya. No? Lalang po tayong detalye niyan. Meron po tayong detalye, pero tingnan natin kung kaya pa natin ilahad mamaya. At yung Program Beneficiaries Development at yung ating Foreign Assisted Projects. Ito po ang isa po. Ito, paano po makapag-update si Yusek Herman ng Pipo dito. At makapagdagdag sila ng Secretary Ros Pistoyon sa mga support services. Alam po ninyo, pinapunta